Yan! Welcome back mga kahataw! At ngayon dito na tayo sa ating Healthline News para bigyan kayo ng mga tips para sa magandang nourishment at makinis na skin. Yan! Kahit mainit ang panahon at alam natin na tinatamaan na tayo ng matinding El Nino para sa Healthline News mga kabrigada. Kasama natin ngayon si kabrigadang JB Lee! Likas po sa ating mga Pilipino ang pagiging conscious lalo na sa ating balat kung papaano natin itong mapapanatiling glow at healthy. Ako po si JB Lee at ngayong umaga mga kabrigada, pag-uusapan natin ang mga paraan upang mapapanatiling glow ang ating balat lalo na ngayong summer dito lang sa Healthline. Si Nelson Nable, isang video editor. Bata pa lamang daw ito ay litaw na umano ang kanyang maputing balat dahil na rin sa namana niya ito sa kanyang pamilya. Bagamat kitang-kita na umano ang tingkad ng kanyang balat, ay pinapanatili niya pa rin itong makinis. Ako, actually, natural na jud ko puti kay ako ang grandfather. May lahi gud siya nga Espanyol. Tapos, sa karon ginamaintain ko lang gud ang akong skin, ana, ang akong kaputi, nga ana. Mula kay ko actually gagamit og karang mga harsh na mga sabon gud, parang mga mild soap, mild na mga sabon lang akong ginagamit, ana, para dili kay siya harsh sa skin. Ang pag-inom umano ng tubig araw-araw na hindi bababa sa 3 litro ang isa sa mga paraan ni Nelson upang maging makinis ang kanyang balat o ang tinatawag na water therapy dahil na-hydrate umano ang kanyang katawan na mabisang paraan upang maging makinis ang kanyang balat. Ako ginabuhat kay gainom lang ko og tubig sa isa ka adlaw, dapat makatulod jud ko ka litro nga tubig sa isa ka adlaw og dili gina ko ilet nga karang ma-dehydrate gud ako ang lawas or ako ang skin. So ang 8 glasses of water sa isa ka adlaw is not enough. Parang mga junk foods isa gyud na siya sa mga pagkaon nga ako ang ginaiwasan. So more on ano yung ko karang vegetables and karang prutas. Kung sa merienda man lang ako ginakaon either kuan apple or karang banana. May payo din si Nelson sa mga kabataang gustong maging makinis ang balat, ang saktong tulog at paghihilamos tuwing gabi. Ako ang tips lang na mahatag sa mga viewers is dapat before mo matulog mag half bath mo kay para matanggal gud ang hugaw before mo mag-sleep. Then especially kung naga-makeup mo, dapat magamit mo karang remover gud sa makeup. Tapos before, di ba, magtanggal mo sa makeup after mag-remove, so i-make sure ninyo nga tanan na makeup pati sa lips diri sa may eyelid. Dapat ma-remove tanan ang makeup. Dapat i-make sure gud na siya na i-remove ninyo ang makeup para ang hugaw matanggal. Isa po na siya sa nga makakos gud og acne. Isa lamang si Nelson sa mga Pilipinong gustong mapanatiling maganda at healthy ang balat, lalo na ngayong summer. Bagamat nauuso ngayon ang pagbabakasyon sa mga sikat at kilalang mga resort at beaches, nagpaalala naman ang mga eksperto na maging maingat sa pagkabilad sa araw dahil maaaring ikasira ito ng ating balat. Ang pagpapanatili ng maputi at makinis na balat ay ika nga eh isang responsibilidad dahil kagaya din ito ng pagpapanatili ng malusog na pangangatawan, ang labis na exposure sa araw, ang sinasabing isa sa mga dahilan kung bakit nasisira ang ating balat at umiitim. Kailangan ng tao ang exposure sa araw dahil sa nagbibigay ito ng vitamin D sa katawan. Ang vitamin D ay isang mahalagang bitamina na kilalang nakukuha mula sa sinag ng araw at sa iilang mga pagkain. Tumutulong ito sa mas maayos na pagsipsip ng kalsyum sa katawan na mahalaga sa pagpapatibay ng mga buto at ngipin. Malaki rin ho ang papel ng vitamin D sa paglago, paglaki, at tamang pagkakahulma ng mga cells ng buto. Bukod pa sa mga nabanggit, mahalaga rin ang vitamin D sa pagkakabuo at paglago ng ilan pang mga cells sa katawan, maayos na paggana ng mga kalamnan at neurons, pati sa pagpapatibay ang resistensya ng katawan. Bagamat ayon kay Dr. Tina Ramiso, isang pediatrician at wellness advocate, na ang labis na exposure sa araw ay nakakasira ng balat, lalo na kung alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon na pwedeng magresulta sa skin cancer.
Well, ang tips ko po sa ating mga kababayan ngayon na nakikinig, kapag po El Nino, sobrang init po ng panahon. So iwasan po natin yung pagpapainit sa araw, especially po between 9 a.m. to 3 p.m. kung saan kasagsagan po ng init ng araw. Ikalawa po, gumamit po tayo ng sunblock, no? Yun po may SPF 30 and above. Ito po yung sun protection factor, ito po yung gaano kabisa or kalakas yung protection natin against sunlight. Iwasan po natin yung pagpapainit. Gumamit po tayo ng sombrero, gumamit po tayo ng payong, gumamit po tayo ng long sleeves, no, na damit para hindi tayo masyadong mainitan. And of course, kailangan po nating uminom ng tubig. Kailangan po kasi ng ating skin ang tubig para maging hydrated ito. So, 8 to 12 glasses of water po per day ang kailangan nating inumin na tubig. And kumain po tayo ng mga pagkain na mayaman sa vitamin A and C. Kagaya po ng mga green leafy vegetables like alugbati, kangkong, malunggay, at itong mga carrots, kalabasa. Ito po yung mga pagkain na maraming vitamin C. Kumain din po tayo ng prutas katulad po ng watermelon, yung maraming tubig. Kasi po kapag tayo pinapawisan, nauubos po yung potassium sa ating katawan. And ito pong potassium is very important po sa atin. So, uminom po tayo, yung kumain po tayo ng pagkain kagaya po ng watermelon. And of course, syempre para maging great looking yung ating skin, kailangan po rin natin ng rest. So, matutulog po tayo, no? So, pag natulog po tayo, sana mga 6 to 8 hours na sleep per day. Sapagkat po, habang po tayo natutulog, nagre-rejuvenate po yung ating skin. And iwasan po natin yung bisyo, kagaya po ng paninigarilyo, pag-inom ng alak, pagsasyabu, ito po yung mga bisyo na nakaka-decrease po ng blood supply sa ating skin. So para maging great looking po yung ating skin, kailangan po iwasan po natin yung mga bisyo. Anya, malaking tulong ang paggamit ng lotion na may sun protection factor, lalo na ang may content na SPF 30 pataas upang maprotektahan ang balat sa matinding init. Ang araw kasi is kailangan ng ating balat, no? Pwede itong nakakasira, pwede rin itong nakabubuti para sa ating balat. Kasi po, kailangan po natin ng sunlight rin for a great looking skin. Pero kapag po tayo ay nagpainit yung sobra po, hindi na po ito maganda para sa ating skin. Pwede po itong maging cause na magkaroon tayo ng early aging or magkakaroon tayo ng wrinkles. At ito rin po ang cause na pwede tayong magkaroon ng skin cancer. Kaya iwasan po natin yung sobrang pagpapainit. Nakakatulong din ang pagkain ng mga green leaf vegetables, gaya ng kangkong at malunggay, na sagana sa potassium dahil pinapasigla nito ang mga cell sa katawan upang di magkaroon ng cell damage dahilan upang masira ang balat. May mga pagkain na nakakasira sa ating balat, no? Lalo na kapag kayong kakainin natin yung mga junk food, yung masyadong maaalat, nade-dehydrate po yung ating skin, no? Iwasan din po natin yung pag-inom ng sobrang alak. Ito po yung mga nakaka-dehydrate po ng ating skin. Ang mga bisyo na gaya ng paninigarilyo, pag-iinom ng alak, at paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot o droga ang isa sa mga dahilan kung bakit maaagang nagkakaroon ng wrinkles at mga early signs ng aging. Para po ang standards po ng ating good and healthy skin is kapag po yung ating skin po is nagkakaroon po ito ng mga pekas or may mga brownish spots, hindi na po ito magandang tingnan. Ito po ay nakukuha kapag po tayo ay na-expose sa sobrang init po ng araw. Kaya nga po mahalaga na tayo i-protect po natin yung ating skin, gumamit po tayo ng sunblock. At sa paggamit po natin ng sunblock, kailangan hindi lang po yung mukha yung isasali natin kundi yung ating buong katawan. And it should be 30 minutes po before exposure to sunlight. Isali po natin yung ating leeg, pati po yung in-between ng ating mga toes. And kailangan po ang sunblock is i-retouch po natin yan. Be careful din po sa paggamit ng sunblock. Be sure po hindi po expired ito. Kasi may mga sunblock po na after 3 years nag-expire po. Mga kaibigan, maraming mga Pilipino ang nagnanais na mas maputing kulay ng balat. Marami kasi ang nag-iisip na ang maputing kulay ng balat ay kulay ng kagandahan at kataasan sa lipunan. Ito rin daw ho ang kulay ng mga karamihan ng mga artista at mga iniidolong personalidad sa telebisyon. Kaya naman, hindi natin masisisi na talagang patok na patok sa mga pamilihan ang mga produktong pampaputi magmula sa sabon, lotion at maging gamot na iniinom na may glutathione. Ngunit bukod sa mga produktong ito, na karaniwan ay mahal at minsan pa ay hindi
naman sigurado kung ligtas nga ba at epektibo. May ilang mga halamang gamot at natural na paraan ang maaaring makatulong sa pagnanais na pumuti ang kutis ng balat gaya ng kalamansi, kamatis, tubig na pinaglinisan ng bigas, papaya at pipino na kilalang sagana sa vitamin C. Ipahid lang ito sa apektadong parte ng katawan na labis na tinamaan ng sun damage upang bumalik ang glow na ito. Ang pag-inom din ng gatas ay nagpapasigla sa cells. Pagamat ang mga ganitong pamamaraan ay nilumaan na dahil ika nga, pahirap ito at minsan ay sumasama na ang amoy. Kaya ho, alam nyo mga kaibigan, malaking tulong ang pag-inom ng mga gamot upang mabigyan ng sapat na bitamina ang katawan gaya ng vitamin C na tulad na lamang ng Guard C Calcium Ascorbate na sagana sa vitamin C na kilalang nagpapanatili ng healthier, younger at flawless skin. Uminom lamang nito sa umaga, tanghali at gabi upang ang wow skin makakamit mo na rin. Huwag din hong kalimutan na ang pagkakaroon ng stress life ay nagsisira din ng ating skin cells, dahilan upang magkaroon ng early sign of aging. At huwag ho parating kalimutan na matulog ng sapat na hindi bababa sa 8 oras kada araw. Iba po yung maputi at iba po yung maputla. Pag maputla po, ang tinitingnan po natin yung kanyang mata. Doon po sa talukap ng mata, makikita po natin doon kung siya ay maputla. Pwede rin po tayong magpa-laboratory kung mababa po yung ating hemoglobin sa ating blood. Ito na po ay, ibig sabihin nito ay maputla na. At kapag maputla po ang isang tao or kulang po sa dugo, ito po ay nagiging sanhi ng pagsakit ng ulo at pagkahilo. So para maiwasan po natin itong pamumutla, kailangan po nating kumain po ng mga pagkain na mayaman po sa iron, no? Katulad po ng gatas at mga green leafy vegetables at yung atay po. Ika ng karamihan, wala man tayong yaman sa mundo, bagamat ang pagkakaroon ng magandang pisikal sa pamamagitan ng maayos na pangangalaga sa katawan ay katangiang maaari ng maipagmalaki. Pero huwag pa rin nating kalimutan na mas mahalaga pa rin mapanatili ang magandang kalooban, dahil ang pagkakaroon ng malinis na hangarin at kalooban ay nangingibabaw higit kaninuman. Muli ho mga kaibigan, ito po si Jay Billy para sa Morning Habit ng Bayan, ang Healthline. Ayan, maraming salamat Sir J. Billy. Nako, napaka-informative nga ng ating Healthline today. Dahil kailangan naman talaga nating ma-hydrate ang ating katawan every day. Nako, kulang na kulang pa nga sa akin yung 8 glasses a day daw na water. Kasi dapat siguro mga 10 galon. Oo, kasi super init sa labas. Siyempre nafe-feel ako. Tsaka eto, ang The Zumba Legends mga kabrigada, kasama ko pa rin today na ilang bang basong tubig ang iniinom nyo daily. Lalo na pag may mga sessions kayo, private sessions. Hindi ko na nabibilang eh, basta yung dala ko parate is 1 liter. 1 liter. And refill pa talaga yan. Refill, so mga 10 beses din siguro, ano? Siguro. Nako, 10 galon everyday. Napakaganda sa ating katawan, especially kay Sir Alver. Nako, nako, hindi ko kaya mga ganyan niya. Pero sige na nga, eto na mga kabrigada, another routine naman. Tsaka wait lang, mga kabrigada, kung napapansin nyo, medyo maambon ang ating dito sa labas ngayon. Nako, thank you Lord for the rain. Sana umulan na nga ng todo-todo. Pero eto, kahit na umaambon ngayon, mga kabrigado, tuloy pa rin tayo sa Hot Dose of Fitness together with the Zumba Legends. At ang ating routine today is the reggaeton. Reggaeton po. Okay. Kung merong eat all you can sa mga fast food, itong reggaeton mga kabrigada, lahat-lahat ng mga exercise, muscles na matatamaan is nandito na lahat. So I want this reggaeton. So eto Mamsi, okay kahalagahan nitong reggaeton sa ating katawan? Usually kasi yung reggaeton is lalo na yung mga lalaki talaga na naghahanap sila ng lalaking step. Ay, oo, lalaki na naghahanap ng lalaking steps. Okay. Mm-hmm. Tsaka yung mga feeling din lalaki na gusto nila high intense. Ito yung binibigay namin sa kanila yung reggaeton. Kasi yung salsa, more on hip siya. So yung mga lalaki nahihiya sila. So itong reggaeton, ito yung kumbaga applicable para sa mga lalaki. Ayan. O mga daddies naman tayo, naka-focus ngayon ha, reggaeton. Best po para sa inyo. At dahil best nga si Sir Alger, favorite ba ang reggaeton? Oo, yan na. Nasa-start na siya. At dahil dyan, Mamsi, bigay na natin ang steps natin sa ating mga kabrigada. Okay, first step natin is destroza. Imagine you're holding a towel. Wow. Tapos nilarab nyo sa likod. Okay. Galing yung destroza. Pero more on movement lang siya. So, konting jump and hop. Ganon. Alright. Dalawang kamay. Ganon. Alright, inaulit ito ma. Ganon. So, ang first step natin is reggaeton. Okay.
Okay. Reggaeton destrosa. 8 yan siya. 8 counts. And then, lift your hands. 1. 2. 2. Then shake your butt. Ay, nako! Lalaki, naghahanap lalaking steps. Perfect! Sige! Nako, Sir Kylo, Sir Mark, mga cameraman ko dito. Gusto nila mag-join. Pero sige, Mamsi, ipatuloy natin ating steps. Okay, other side. Same pa rin. Reggaeton. Destrosa. Alright. Parang napupul ka lang ng helayan. Yes. Helayan. Kumbaga yung towel nasa likod. Okay. And then, start tayo with our right. Up. Down. Shake your booty. Ah, okay. 8 counts na naman. Oh, another pa, Mamsi, para ganado ako. Right pala tayo. Right pala, no? So, start tayo. Ito yung chorus natin. Okay. Parang biglain siya. Pop. Other side. Then fold. Mm-hmm. Then bend konti. Bend. And then pump. Ay, naku, sa side yung pump. Yeah. Okay. Then other side again. Extend. Fold. Tilt. Bend. And then pump. Okay, ganun. Gusto ko to. Sir Matthew, gusto mo yan. Ito, all correction right lang po. Yung kanina, yung ganito. This is reggaeton stomp. Stomp? Ganun. Reggaeton stomp po, hindi reggaeton pool. Okay. Ganon. And then continues for, I guess, 32 counts. 32 counts. Yes. Ah, meron. Andiyan pa rin yan. Yes, andiyan pa rin. Oh my God, this and is then, it. And then lift. Nailift. Nandito pa pala, nailift. Sir Matt. And then, next is reggaeton pool. Ito yung reggaeton pool. Okay. Parang punta pa rin ng side. Hop konti. Hop. Tapos may pool. Okay. So parang nagtitirador ka nito, ganyan. Or nag-archery. Yes. Okay. Ganon. Perfect. Ganon. Opo. Extend. So pag mag-execute well kayo mga kabrigada, nako, eto, lalabas yung pawis nyo at syempre mag-perform yung katawan. Mm-hmm. Gusto mo yan. Alright, gusto are we good, yan, ma'am? Ready na tayo. Ready na. Okay, mga kabrigada, eto na. Tunghayin na nga natin ang reggaeton steps together with the Zumba Legends. Que destroza. Side. Vamos arriba, la vaca suavecito, point. La abres un poquito y la echas a un ladito. Stop. Para la rumba y yo me encuentro emocionado. Tengo mucha plata para las chicas a mi lado y todo el mundo ya se encuentra careteado. Cuando me ven con ella quedan sí asombrados. Sonate el calimenio, ra, ra. Todo el mundo está bailando. Sigue el double. Full. Si cama anda a cambiar, comienza a sonar. Sube la temperatura y empezó a bailar. Yeah. Todo el mundo a mi lado se queda contagiado y me empiezan a seguir como si fuera. Okay, bakuta. Tilt, let's stop. Other side. Manos arriba, la vaca suavecito, la abres un poquito y la echas a un ladito. Oh my God. Stop. Double. Lower. Y muy bien la pasamos, la gente grita, esto está de lo mejor día.
La set. Medyo hinihila ko mga kabrigada. Mas intense ito. Yes, intense siya. Yeah. Kagaya ng weather natin, napaka-intense. Okay, wala nang weather. Alright, syempre, Ma'am C, Ma'am Jillian, and Sir Alger, eto, marami sa ating mga kabrigada na talaga namang hindi nila feel mag-zumba. Oo, ang dami talaga yan. Pero, dahil sa ginawa natin today, feeling ko ma-encourage na sila. Yes. Kasi talaga mga kabrigada, nararamdaman ko yung mga, naiyak ako, changes or yung mga paggalaw sa aking kalamnan, sa aking katawan. Lahat-lahat ng mga kabrigada, napakaganda po para sa ating katawan na talaga namang magising yung ating diwa, ating mga dugo, mag-circulate well para iwasan po natin yung high blood. Siyempre yung diabetes, ako nakakaloka talaga yung mga kabrigada. So if I were you, healthy lifestyle, siyempre pagkain. Ano ba yung usually kinakain ng mga The Zumba Legends natin? Usually kami kasi kailangan namin kumain ng rice talaga. Rice. Kahit na nagjejeta kayo, kain pa rin talaga ng rice. Kasi sure. yan yung energy source natin. Uh-huh. And kung gusto nyo naman na mabilis yung sexiness nyo, yun uh-huh. na. Konti lang yung rice talaga. Okay, konti. How about sa mga kalalakihan na eto na gusto nga lang mag-switch sa healthy living? Quit na sa smoke, quit na sa alcohol, tsaka eto, ilang bang cups ng rice yung pwede nilang kainit pag nagsuzumba sila? Kung gusto nila yung mabilis mag-reduce yung tummy. Yung chan! Oo, yung mga ano na cameraman namin. Oo, sila. Tapos? Yun talaga, pag may issue sila, like drinking, lesser lang. Okay. Kung hindi talaga kaya, lesser lang. Pero alright. Kung kaya, iwasan na siya. Yeah. Kasi kailangan din naman natin ng alcohol sa ating heart. Okay. So, yun lang. Wine. Oh, wine. So, moderate lang moderate yung ating pag-inom. Okay. At syempre, marami kayong mga guestings, marami kayong mga sessions. Invite natin sila, The Zumba Legends. Yes po, we would like to invite everyone po. Every day po, 6 a.m. sa Veranza and Friday, Saturday, Sunday po 5:30 p.m. sa Veranza pa rin po and Monday, Wednesday, Friday 5:30 p.m. sa Robinsons and this Thursday po meron po kami sa SM 6 wow. p.m. Okay. And sa April 30 po yun nga po sa London Beach with Zin Babes wow. and Monday and morning and afternoon po yan siya mm-hmm. for 2 days. And May 8 po, hot summer with the Zumba instructors from Davao. Okay. It is a Mother's Day special po. Mm-hmm. And on May 21 po. Oh, ang dami. Electro Night, yun po yung may takbo. May mga lights po tayo, may mga music. And Zumba rin po, sa SM po yan siya, 6 p.m. po. And May 28 po, andyan po yung gwapong instructor namin from wow! Germany. Sino yan? Okay. Si David Breitenbach po. Alright. We'll keep you posting. And on June 3 and 4, Sarbay po.
Wow! Sumo with legends pa rin. Oh, ayan mga kabrigada, para sa mga gusto mag-survey. Nako, everyday mga kabrigada, meron tayong Zumba fitness dito sa Morning Hataw. Kaya tutok lang mga kabrigada para makakasuot na kayo ng mga bikini, two-piece, one-piece, or no-piece. No-piece! Hindi naman nakakaloka naman ganyan. Siyempre, maraming salamat once again, the Zumba legends, pa sa pagising ng mga aga para makihataw. Mm-hmm. Maraming salamat kasi nagalaw yung aking katawan. At siyempre mga kabrigada, sa tulungan na ating tubig sa ating yes. nawala, kailangan i-ano naman. Replenish. Okay, maraming dapat i-replace na naman yung water na nawala yes. sa atin. So another tubig. And syempre mga kabrigada, makakatulong po para sa ating healthy skin. Ang Guard C Calcium Ascorbate. Ako gustong-gusto ko. Kitingnan nyo naman ang katawan at ang balat ni Miss Jillian. Naka-Guard C Calcium Ascorbate. Mm-hmm. And of course, si Sir Aljur. O, patingin. O, yun na naman. Alright, and syempre, eto kailangan natin mag-shower once again. Baka may gusto kayo i-greet. Go na tayo. No more! Okay mga kabrigada, maraming salamat sa pagtutok sa mga kapulisan natin. Try nyo na yung aming reggaeton dance troupe. At eto naman mga kabrigada, magsashower na nga kayo, na nga kami. At dahil dyan, later si Jura at Leila, dapat kayo din meron. Pero mamaya mga kabrigada, makakasama natin ang Dr. Edwin Valencia para po i-discuss yung paano ba yung healthy heart. Oo, mm-hmm. kailangan natin yun, di ba? Oo, yung mga broken-hearted. Naku, etong kinig kayo dyan. Siyempre, later yan, masasaksihan natin yan sa pagbalik pa rin ng Extra Morning Hataw!